Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. For he must reign till he hath put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death. For he hath put all things under his feet, but when he saith, all things are put under him, it is manifest that he is exempted, which did put all things under him. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him, that put all things under him, that God may be all in all. Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead lies not at all? Why are they then baptized for the dead? And why stand we in jeopardy every hour? I protest by your rejoicing, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantage is it in me, if the dead rise not? Let us eat and drink, for tomorrow we die. Bye-bye. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa mga salita. Again, we pray na kayo pong mahuli sa amin. Maraming salamat sa mga bisita, Panginoon. I pray na sila pong gabayin nyo rin po, Lord. Kahit bata pa sila, maintindihan nilang inyong mga mensahe. At lalo kami, masyari din po sila, masave sila, hindi mga hadlangan, Panginoon. So, nila akong po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Haka po na po. Okay. So this time ay magandang umaga po sa lahat. Morning po. Title po nito is How Say Some Among You. How Say Some Among You. Kinuha natin yan dito kanina, no? So verse 12. Sabi dyan, now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Sa Tagalog, ganito pala, medyo, obviously, yung main 1 Corinthians 15, kilala yan sa resurrection chapter po yung tawag dyan eh. So, pero medyo, focus tayo sa ibang bagay, pero importante rin kasi ito para sa atin, no? Para nabanggit ka rin ni Kuya Jun, mga yung manluloko, paano tayo makakalayo, paano hindi tayo mabibiktima, no? So, kaya ang subtitle po nito is Dealing with the Enemy's Cheap Shots. Alam niyo ba yung word na cheap shots? Hindi niyo alam, okay lang yan kasi hindi ko alam dati. Una ka narinig yan sa... Narinig ko dati pero hindi ko alam. Pero basketball? Anong meaning sa basketball? Tinira. Okay, una ko na ano yan. Actually kay Pacquiao. So si Pacquiao daw, makuitan muna ako ha. So kasi si Pacquiao, kahit paano, anong naging Kristiyano na siya, totoo man yun, at least na-influence siya ng Christianity. So medyo nag-humble na siya, di ba? Napansin niyo yan, kahit paano. Pero sa basketball talaga, uso dyan yung murahan, yabangan. Kaya ang naalala kong ibig sabihin, cheap shots, ibig sabihin, yung mga pwedeng ganun, pero pwede rin mga salita na, kunwari, sino manalo sa atin? Katalunin kita agad, isang suntok lang, mga ganun. May mga cheap shots na ibig sabihin na hindi ka lang marunong eh, mga ganun. Mabilisan ba na trash talk or yun nga, trash talk ka. So, ang kaya natin kukunin ngayon yan, ating objective is that the brethren may not be victim of lies of the enemy, which should be very easy to deal, but has proven troublesome for many, especially for the weak. Sa Tagalog, kahit dapat hindi tayo nadadala niya, parang si Pacquiao nga, sabi niya, okay lang yun, trash talk nila ako, walang kwenta yun. Diba? Kasi bandang huli, mag-boxing kayo, yun yung magkakaalam kung sino magaling. So again, hindi tayo ano, sa boxing, medyo lang, konti lang. Kasi, sigat niya alam, ginagamit natin illustration, okay? So pag boxing lang ang boxing, yung usapan talaga dyan, yung sa ring. Pero sa asaran, wala dapat tayong iti-take doon. Okay, mas malakas mga asar to eh. So box, wala tayong pakialam dapat doon. Pero, ang gusto ko i-point dito sa atin, minsan, naiyari tayo sa mga simpleng ganyan lang. Okay, naalala ko kasi kayo, yung basta yung tumatagal na salamat. Pero iba, bakit alam nyo ba di tumatagal? Parang kahit sa alala ganon. Minsan, may nakukuha tayo sa ganyan, nabibiktima tayo. Ano yung mga pwede nilang sabihin? Kunwari,
Ito, salamat nandito. Pero hindi natin alam kung kailan sila magtatagal, di ba? Kasi, minsan dyan, sabihan ka lang ng, ano, eh, pare-pareho ng legion yan. Mga ganun ba? Ano eh, pera-pera lang yan. Ah, ganun pala yun. Hinto na agad yung iba, hindi marunong, hindi nalang nag-isip. Kaya ngayong umaga, itong abutan ng hapon, i-deal natin yan. Ibig sabihin, sana hindi na kayo madala. Parang kanina sinasabi ko, Kuya Jun, simpleng ganyan lang oh. Ba't kayo papaloko? Paano nyo malalaman din kung kayo yung niloloko dito o sa labas? Paano nyo malalaman? Kaya hindi deal natin ngayong umaga, okay? Ang hapon, umabo tayo kami hapon. Alright, tindihan na po yung cheap shot. Tingnan ko nga dito, baka nagkakamali ako ng... pero yun ang alam ko dyan. Ibig sabihin, magkasabi, mabilisan, di mo lang totoo hindi, pero para ka makuha nila sa kanilang panig. Yan ang alam ko kasi dyan, bad eh. Ayan na, paano ako sa basketball siguro. Meron? Mayroon mo yan. An act of deliberate roughness against a defenseless opponent, especially in contact sport. Oo nga, no? Yun pala yun. Critical statement that takes unfair advantage of a known weakness on the target. Yun, so tama rin ako. Yun ang gusto ko actually this morning or mamaya. Ito yung take natin, hindi sa basketball na ganun. Ibig sabihin yung statement lang, salita lang yan. Pero critical, ibig sabihin, gusto mong, especially sa church nga eh. So tayo sa'yo, pastor, ikaw, inisiraan mo rin yung iglesia naman. Eh, pero totoo yung totoo naman yung sinasabi ko sa kanila. Pag sinabi ko, ay bakit di tayo dapat sa iglesia ni Manalo? Eh mali yung turo eh. Especially, importanteng doktrina, mali. Cheap shot ba yun? Hindi cheap shot yun kasi sa Bible, ganun ang ginagawa lahat ng lingkod ng Diyos. Inaalam nila kung ano yung importanteng difference, for example, ng mga religion or turo, doktrina. Pag mali yung turo niya sa Diyos, hindi yun ano sa atin, hindi importante. O, importante yun. Hindi nyo ba? Hindi importante. So, importante. Amen? At yung iba naman, tama yung aral kasi yung practice mali. So, yung likod ng Diyos, alam nyo, mali ito ah. Maraming madadala dito. So, i-deal nyo yun. Kaya, again, ang subtitle natin, Dealing with the Enemy's Cheap Shots. At meaning ng cheap shots, number 2, a critical statement that takes unfair advantage. But unfair? Kasi nga, lalo mga bata, wala pa silang kaalam-alam. Nasabihin, eh, bakit tayo pupunta sa mga, bakit tayo mananitili sa Catholic for summit? Catholic na tayo, matagal na tayo Catholic, ba tayo mag-baptist? Dapat hindi, dapat dito, kung saan tayo na pinanganak, doon tayo mamatay, yung mga ganun. Eh, yung bata, walang kaalam, oh nga, no, kung saan tayo nabuhay, doon tayo mamamatay. At siya kayong pagkakasabi ng sino man yan, dito na tayo, ganun pa eh, di ba? Merong emotion pa. So, ikaw, siguro tama yun. So, hindi mo alam, unfair. Hindi yun yung tama, pero hinatid sa yung mensahe nila, pero unfair advantage kasi yung kabilang panig, parang tayo, kaya naman siya nakakasari, di ba? Nag-aaling ko tayo sa Diyos, pero kaya tulad nung sila Jackie, wala ulit, di ba? So, obviously, kasi yung mga mag-anak na doon, fanatic eh. Yun ang alam ko. Kasi sinira natin lahat yung gusto natin sharean. Wala tayong pinipili. Eh bakit nung umpisa pa lang, di ba? Alam na. Pero yung mga sinano, mabait nung dati. Pero kasi yung pinag-aral lang, ano, ang hirap, di ba? So hindi natin sila pwedeng ilaban kasi tayo, by faith, hindi tayo namimilit. So na-cheap shot tayo dun. Ay, lugi naman tayo, pastor. Ang Diyos ang bahala dyan. Amen? Alam nyo yan, ganyan ang style natin. Ganyan ang kalakatan sa salita ng Diyos. So, yun. So, pero nire-recognize natin. Ayan, may term na ganyan eh. Cheap shot. Ibig sabihin, para kang naisahan. Parang ganun, no? So, sabi dyan, ha? Known weakness of the target. Ngayon ko lang pala tinignan to dito, ha? Kasi medyo wala na oras. Pero, eksakto yung aking pagkakaunawa sa narinig ko. So, pag sinabing cheap shot, critical statement against, especially may disadvantage. Kung ikaw pa na yung tunay na lingkod ng Diyos, na cheap shot ka nung kalaban, tapos nakuha niya yung hindi dapat niya makuha. Okay? Nakuha na. Ganun din yung example lang yun ni Kuya Jun, no? So, alam niyo naman yan. Kunwari, example lang natin lahat, ha? Marami tayong example actually ngayon kasi parang makuha niyo. So, yan. So, yung mga lalaking, yung mga tatay, inaalagaan niya yung mga anak niya, di ba? So, yan na lang topic natin ulit kasi yan naman talaga yung topic. Kunwari, si Shana, mayroon na akong bahay, di ba? Kasi hindi, wala siya dito. Kaya, iba na lang. Kunwari na lang si Juliana, anak ko.
Diba? So pinag-aral ko, naalagaan ko, niayok ko ang padapuan sa lamok. Diba? At si Shana, anak ko nga si Juliana ko na, ayaw kong basta ano, so hihahatid ko pa yun sa school. Diba? Pag, ingat na ingat ka na. Kung gano'n, ha? Depende. So tapos, bigla-bigla, ano, meron lang nakilala si Juliana, kung sino dyan, na bola. Ganda mo talaga, mahal na kita. Mahal agad. Ayun pala yung pinakinggan ko yung preaching na mali. Hindi na natuto, okay? Ganun lang minsan, ang bilis nakuha. Ba, di ba? Inalagaan mo, tinuro, tapos gano'n. Kasi nga, mga bae, talaga naman may natural ano sa lalaki. Kaso, wala pa sa oras. Di ba? Baka unbeliever pa yan. Si Juliana, parang na-chip shot siya. Di ba? Talo tayo dun ba? Kasi bakit? Kasi, alam mo na, kahinaan yun ng babae. Di ba? Kaya depende nga, pag naturoan natin yan, hindi yan mahina. Kaya ganun ang gagawin natin ngayong umaga. At hapon, ha? Yung may mga cheap shot yan, gagamitin natin sa atin yan ng demonyo, ng kalaban. Pero kailangan ma-deal natin, alam natin gagawin natin, alam natin kahinaan yan ng anak natin, o ng ibang mga member, di ba? So, paano natin di-deal? Yan na yun. So, dapat hindi tayo maging biktima at yung mga inaalagaan natin at inaakay natin sa Panginoon. Okay? So, ano pa? So, na-define ko na po yung cheap shots. Ano naman yung victim? Mag sinabi victim, alam nyo na yung biktima, di ba? So, kasalanan ba ng biktima na nabiktima siya? Ang gagaling yun na talaga. Minsan talagang, parang si Dina nga eh. Sana minsan pakinggan nyo rin yung ano eh. Ganda na eh. Si Dina. Si Dina. Ano naman yung tawag dyan? Ang dami niyang lalaking kapatid eh. So siguro, alam mo na, ganyan din sa church minsan. Kaya iba nagwawala daw. Eh, puro church na lang, puro church na lang. Eh, puro church na lang. Kulong na ako. School, bahay. Ano gusto mo? Party. Oo! Kaya parang si Dina nga. Gagala naman ako. Yung mga kilala ko, nagagala. At pag sa pelikula, pag tingnan nyo yung mga kalakaran dyan, puro ganon. Kala mo, normal yun. Pag yun ang pinapanood mo kasi, at yun ang kakwentuhan nyo, kukwentuhan kayo sa school, ay, alam mo ba, punta kami, natulog kami sa ganyang bahay. Ha? Pwede pala yun? Ay, sa amin, pwede. Sa inyo, hindi. Ay, hindi sa akin. Ay, loko-loko talaga yung tatay. Sinisi mo pa yung tatay mo. So, kaya, ayun, alamin natin kung anong gagawin natin dyan. Okay, so, pag sinabing biktima, yun, si Dina nga, biktima ba si Dina? In a way, yes. Kasi pinagsamantalahan din siya, pero hindi siya ni-rape, ha? Pag inaral niya sa NIV kasi ni-rape. Sa King James, hindi actually ni-rape. Pero still, ganun pa rin, may kahinaan si Dina. Hindi pa sila kasal. Parang ganun na rin, eh. Kaya iba sabi, rape. Hindi nang ni-rape, pero alam mo na, fornicate. So, biktima si Dina, pero in a way, nag-participate din siya. So, yun yung sabi. So, tama yung sabi nyo. Hindi necessarily walang kasalanan yung biktima. Okay? Natandaan nyo yun, ha? Huwag kayong victim pa-victim. Parang yun pala yung ating last time sa Job, no? Anyway, ano pa yung mga term dito? Weak. Pag sinabing weak, mahina spiritually, either mahina sa laman, sa spiritual, or sa utak. O sa katawan, no? Kaya yung mga babae, sinasabi na nga ng Bible sa inyo, kayo weaker vessel, and then, hindi ako weak. So, kailangan mag-take ano kayo doon. Take to heart nyo yun. Take the word of God in its context and its meaning. Pag sinabi mahina kayo, huwag kayo makipagpalakas sa mga lalaki, no? So, ibang bagay okay lang, pero sa ibang bagay hindi rin. Okay? So, yan. Ganun naman sa kahit lalaki, pag mahina spiritually, alam niyo naman yan, you know? Matagal na kayo dito, ginagamit natin term. Marian nga, nagkasakit lang, hindi na atin. Ayun, mahina spiritually yun. Sabihin niyo, iba naman, ang daling asa rin, iyak. Okay? Kunwari, ayun, di ako sinusunod, ayoko nang maging leader, iyak. Arang ganun ang equivalent nun, ayoko na yun. Eh, maganda yung maging matuto kang mag-lead. Tumigas ka, maging matalino ka, tapos hindi ka magpapatuloy kahit kasi naano ka. Arang ganun nga, iyak ka yung term dun eh. Kahit di ka literally umiyak. Okay, so weak. Ano pa yung mga weak?
nasabihan lang, oh, ganun pala yun. Ah, oh, maniniwala na ako. Yun yun. Yung tindi natin ngayong umaga. Ang hina mo naman. Parang yung kilala ko doon, yung ano nga, dating baptist ngayon, Yeshua na, Yahuwa. Mag-iimbento pa ng kwento. Eh, mali pala kayo eh. Eh, pag-usapan natin din. Yun na, kasi, Yahuwa pala ang pangalan. Oh! At kami nag-aaral na ng Hebrew. Ang tawag namin sa church, iba. Ang daling na loko. Ano man yun. Nakikita nyo ba? So, aminin natin, minsan sa ibang bagay, mahina tayo. Amen? Kaya nga, yan, sa mga lalaki naman, ano na, mahina yung lalaki din. Nakita nyo si, ano? Dapat pala, hindi ko pinupuri-puri isa, eh, no? Nadala tuloy, lumaki ulo, hindi. Eh, na ano tayo lahat, eh, na budol tayo. Anyway, pero kunwari na lang si, yan, si Edgy. Laking tao niyan, di ba? May kahinaan ba yan? Wala, laki niyan eh. May ibang bagay sa mga lalaki na mamahina rin. So kaya nga lagi natin sinasabi yung pakasal para design ng Diyos yan para tayo maging matibay, matalino. Pag yung combination ng lalaki at babae, yung isa may kahinaan, yung isa may kalakasan, may kahinaan, may kalakasan. Pag nag-combine po yan, tapos nag-aaral pa yung salita ng Diyos, di ba? Itong kalakasan ng church, maano niya yan, madadagdagan kayo. Amen. Kaya, hindi kayo basta-basta magiging weak na. Kaya, may weakness kayo still, makakompensate, yan ang tawag sa English eh. Ibig sabihin, makakompensate ka. Alam niyo compensate? Alam niyo yung mga popis, di ba? Na natulungan kayo, ganun lang ibig sabihin nun, okay? Ano pa? Another term na madalas magagamit natin today, yung tinatawag nilang Psywar. Alam niyo yung Psywar? Alam niyo yung war, gera. Madalas ang gera, pukpukan, paluan, barilan, spadahan. Pero may ang tinatawag ng Psywar, psychological war. Yan ang uso ngayon. At matagal na rin. Ako pag inaaral ko ito, paano nangyari yun? Naniwala sila sa turo nun. Di ba? Iglesia ni Manalo. Tsaka yung kanina, Yahuwa. Paano na sila? Paano nila naniwala na ang pangalan pala ni Jesus, hindi Jesus, Yahuwa pala? Paano kaya yun? Inaaral ko po yan. Kasi nga, gusto ko malaman yung totoo para maakay kayo iba, kayo maturuan, ilayo kayo doon at sila kung sakali. Malayo sila doon sa kasinungalingan na yon. So, isa lang ang sagot ko dyan, yun nga, ito, mahina sila at nasaywar sila. Di ba? May ginamit silang katotohanan and then, inatake nila yung mas malalim na katotohanan kaso mababaw lang yung atake nila eh yung mga mahina, naniwala na. Okay, tandaan nyo po yan ha, nagayon din ba tayo? Minsan pwede kitang talunin hindi sa gamit ng balat baril. Yung iba, ginagamitan lang ng psychology, tawag nila dyan, or psych, diba? Apply psychology, iba ganun. So niloloko, bigyan ko yung example, may mga yung bata kasi nga, makarelate kayo. Malang paabuti na natin ng hapon to. Amen? Ano kaya? Sa ano muna? Sa marketing muna. Kunwari ay... Alam nyo ba ang isa sa mga pinakamayama YouTube channel? Ano? Mga bata. Eh, matalino din YouTube. Kaya sineperate nila yun eh. I believe ha. Hindi siya... Hiniwalay na kasi yung mga bata hindi na makakabili yan eh. Okay, pero still. Pero, paano nakakabenta yung mga gumagawa ng laruan na napaka-cheap material, madaling gawin, katulad buti, wala na yung ganun. Lato-lato. Bibili yan lalo, mga bola, classic po yan, balloon. Gastos yung ano, magkano yung lobo ngayon? Kasi pag nakuha yung kahinaan ng bata, nanay, bili ang kahinaan ng nanay, yung anak. Kung ako lang ito, hindi ako bibili ng lobo. Okay? Sabi ng anak, okay, kinukulit ako. Oo nga, no. Sige, bili. So, ano yung sidewall doon? So, ginamit nung kahinaan, nung marketing, yung kumpanya ko naman yan, manufacturer, yung kahinaan nung magulang. Ano pa? Nilagay ko nabanggit sa inyo, yung mga... yung mga babae, di ba? So, kunwari, lalaki, bibili ng sasakyan, ang model, babae, bakit?
Kasi yung lalaki pala kahinaan yung babae. O kaya lahat daw eh. Kaya kata, alak. Ayoko naman ang alak. Ang pahit-pahit niyan. Kaso ang ganda ng model. Nangarap ka na. Kala mo pag umiinom ka, pogi mo. Hindi naman. Pero kasi ang galing ng commercial eh. Di ba? Sinasaywal ka na. Hindi mo pa alam. Gastos ka. Hindi pala kailangan. Ganon din yung Yossi. Kala mo, pogi mo kasi yung nag-Yossi nakita mo. Social na social sila. Pogi. Alam mo, ganun yung tsura mo. Hindi naman. Niloloko ka. Hindi nyo ba? Ano ba? Mabili na tayo sa medyo, ano, academics. Academics. Ano? Napakitaan ka lang, malaki yung school. At nasa listahan, na sila-sila nang nag-uusap doon. Eh, madun, matalino rin talaga, pero minsan di kaya ng budget mo, mabayaran mo yun. Bakit? Kasi pag nakagraduate daw doon, tatalino daw eh. Eh, minsan di na nga ganun eh. Connection na lang. Diba? So, ano pa? Sa trabaho, ganun din yan. Nung una, ay hinahype din yan eh. Ngayon, yung, ang ina-hype ngayon yung AI eh. Alam mo, napakagaling. O, yung galing. ChatGPT, nung type lang ako, ganyan. Sinong gumagamit ngayon? Siguro meron. Pero halatang-halata mo, wala. Ganun, parang gano'n din. Sinarch lang din. In-archive din. Ipipid sa'yo. Kailan, may utak ka pa rin dapat bago ka maniwala doon. Men? Eh, inaano nga sila. Actually, sinusurin sila ng mga artist. Diba kasi itang ano nila ngayon eh. Kaya ko mag-drawing, ilagay mo lang. Gusto mo i-drawing, do-draw. Eh ako, sinubukan ko rin. So, sige, paki-drawing nga si Bill Gates na may sungay, sabi ko. Ayaw? Ay, wag, hindi dapat ganyan. Kala ko pa naman, magugustuhan ko na yung ano eh. Anyway, may killing din yan. Yun ang totoo, kaya gusto sila i-demanda ng mga artist. Kasi ang ginagawa pala nila, yung mga yung artworks, ina-archive nila. Alam nyo naman sa computing, ang laki computing power niyan eh. So, ibig sabihin, pag may nakita silang ganitong artist, kukunin yung trabaho mo, ikaw, ginawa mo yun eh. Out of your skills. And then, i-archive nila, tapos gagayahin nila. Ganun pala yun. So, hindi sila magaling. Hindi magaling yung computer. Okay, nag-aindihan mo tayo. Medyo technical eh. Yun, sabi ng mga artist, pambira ito mga... Loko-loko to ha. Sila kumita kami, nawalan. Ano kami ninakawan. So, hindi rin maganda. So, ba't makapunta sa AI? Yeah, so, hinahype yan, no? Pag ikaw graduate ka ng ganyan, malaki sweldo mo. Eh, hindi laging ganon. Pag nag-nurse ka, malaki sweldo mo. Hindi mo alam, kulong ka pala sa ospital. Gusto mo yun? Hindi rin lagi ha. Kaya mga bata, ganon ngayon. Kaya, sinasabi ko lagi sa inyo, balance. Kilalanin na yung Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Amen. Hindi yung nakaset ka lang doon. Basta makapag-abroad daw. Ang dami nag-abroad, nasira buhay. Alam niyo ba yon? Kaya sa Diyos tayo dapat lumapit. So yan, yeah, so naintindihan niyo yung Cywar, niloloko ka. Basically, ganun. Kasi ang galing. May magaling, matalino. Alam nila kung paano ka. Kaya pala ganun pala Cy, ha? Kasi pinag-aralan nila yung psychology nga. Inaral ng mga to kung paano mag-isip ang tao. Though hindi nila lubusang naintindihan, still, meron silang, kumbaga, data yan eh. Kumbaga, ilan ang bibili ng produkto na to kahit may sira lang to ng isang linggo, pero ganito ang presyo, ganito ang kulay, at ganito yung ating marketing. Pag alam nilang marami, regardless yung kung may sira agad yun, at murahin sila, for example, eh sa Lazada yung mga store, pwede mo i-set up ngayon, next month, wala na yun eh. So wala na silang pakialam na sabihin mo, masa nakuha nila yung pera mo. Men? Ganon din yung mga yan, nabanggit ka rin, manliligaw, ay, ang ganda mo ngayon, mahal kita, ay, mahal daw ako, sige tayo na. Plus, nasaan na yun? Wala na. Nasaywal ka. And then, yung deal naman na term, yung sabihin ng deal, paano natin siya? Anong gagawin natin, basically? Andyan na yung mga maluloko, anong gagawin natin? Magpapaloko, syempre hindi. Eh, sige ako, hindi mo maluloko, paano anak mo? Diba? Paano yung mga, or to what degree ka maluloko? Kaya, i-deal natin yan. So, and then, yung another term, yung hearsay, no, or gossip. Mapasok mamaya sa ating points. Pag sinabing chismis lang, paano nabanggit ko kanina, sa AI, sa ano yung maganda daw.
ano lang pala yung chismis lang pala yung basta mag-abroad ka, sigurado ang pera. Chismis lang pala yun. Anyway, again ha, ang lahat ng kasinungalingan may halong katotohanan. Kaya dapat maging maingat. And then, gossip, hearsay. So, ayan yung mga tools ng enemy. Kalaban natin sino? Pinaka si Satan, pero minsan yung mga ginagamit din niya, even minsan kaya mga Kristiyano rin naloko, ibang mahina rin gagamitin sa inyo yan. So, dapat natin, nung bagay sa gera, kailangan natin silang talunin. Paano natin tatalunin? Yun ang pag-aaralan natin. So, again, yung ang ano natin na why and how to deal with the enemy's cheap shots. So, natindihan niya sana yun. So, number one, bakit? Una, mayroon tayo mga points lang dito na nagdi-deal nga po sa mga sa ating gossip, mga bagay na hindi dapat paniwalaan pero pinaniwalaan. Okay? So, meron po tayong mga example sa Bible niyan. So, number one, dito sa Roma, sumaya tayo sa 1 Corinthians, Romans 3. Medyo, sana nakakasunod kayo. Ha? So, Romans 3, ito po ay heavy po ito sa doctrine. Okay? So, ito po yung nabisado ko last time. Tinapig din natin yan kasi nga maganda. Pero isa sa mga gusto kong i-highlight niyong umaga, ito yung sinabi ni Paul. So, si Paul po ay tunay na lingkod ng Diyos. Amen? Naturo niya yung katotohanan. Ito sinabi ng Diyos, sinasabi sa iba. Tinutulungan niya ibang tao para maintindihan, makilala ang Diyos. Now, what could go wrong? Wala na dapat eh. Tapat siya, matalino rin siya. Kaso, may mga ibang tao daw. Nabanggit ka rin yung false teacher. Yung iba naman, kahit hindi false teacher, mahina lang. May nakinig na chismis. Ay, si Paul. Ito yung ano sabi dito eh. Sabi dito, and not rather as we have slanderously reported and as some affirm that we say. Sa Tagalog, may narinig yung ibang member na sinabi daw. Hindi totoo to ha, narinig lang na sinabi ni kung sino. Ang problema, marami nagsabi. Minsan kasi yung chismis ganyan, isa lang mag-asabi niyan. Okay? Ichichismis dito, ito, mahina rin, kunwari lang. Ah, ganun pala yun. Sabihin ko dapat yan sa kilala ko. Ah, ganito raw yan. Ito yung example pinaka dito. Hindi, dumatay sa iba. Anong chismis na alam nyo? Ay, end of the world na raw sa September. Every year yan. Yung mga lokong-lokong false teacher, tsaka mga ano-ano. Lagi yan, September something, 22, end of the world na raw. Kung di nyo pa alam, dyan sumikat yung false teacher na si Robert Breaker. Huwag yun ang pakinggan nyo. Pero nagpapanggap na baptist yun, Rachmanite. Lagi niyang inuhulaan, bandang September, October, magkatapos na raw ang mundo, darating na raw si Jesus. Samantala sa Bible, sabi, wala nakakalam, di ba, yung eksaktong date. Lalo na pag malayo pa. Anyway, dahil naniwala doon yung mga Jehovah's Post Witness, tsaka nakilala rin sila sa mga failed prophecy. Okay, so chismis! Eh, ba't ang dami nilang follower? Eh, minsan ganun yan eh. Pag mahihina yung mga tao, darating na raw sa Panginoon. Eh, mayroong kulto sa China, tsaka sa Korea, sa China, dumating na raw si Jesus. Sa China daw dumating. Well, di nyo makikita na sa amin eh. Ganun. Ang dami na yun. Ngayon, ang grabe yung marketing nila sa Facebook. So, yung Korea naman, iba naman. So, anyway, ito, kaya huwag kayong basta-basta maniniwala. Ngayon, ano yung sinabi dito, ang example natin, bukod sa ibang example nyo. Sabi dito, may narinig daw ibang tao na sinabi ni Paul tsaka sa mga kasama niya, mga apostol, ay, gumawa tayo ng masama. Ba't maling-mali naman yun? Kasi nga, kasi ganito eh. Ang turo kasi ng natin, ang biyaya ng Diyos, umaapaw, ibig sabihin, di ba, parang dito, may nagkasala dito, iba sa, pag mali yung isipan nyo, eh, ba't di pa natiwalag yan? Yung isa natiwalag, dapat tiniwalag na yan. Agad, ngayon na. Ayoko na makita yung ano yan. Tama ba? Ang burden yan sa pastor, sino yung mag-judge eh. Kung ayaw nyo yun, siguro, may point kayo, maaaring hindi rin, may mga hindi pa kayo alam, siguro. But anyway, kaya ngayon, yung iba, baliktad naman. Ano na bagay ko sa inyo? Yun nga, katulad nyo, kung nag-fornicate, ay, papatawarin naman pala tayo. Yung fornicate na lang tayo. Tama ba yun? Obviously, mali! Kaya na may brisit dito si Paul. Pag sinabing slander, sinasabihan mo nang, yung sinabi mo yan eh. Hindi ko naman sinabi. Parang ako, sabi siya sa inyo, na last week lang,
may nagsabi sa akin, hindi raw nagtuturo daw ako ng walang repentance ang kaligtasan, ha? Walang repentance. Yun daw ang sinasabi ko, ng sinungaling. Ang sinabi ko, hindi required ang repent of your sin. Ibig sabihin, hindi ko kailangan pagsisihan lahat ng kasalanan ko bago ako maligtas. Iba yun, sabi nila, wala doon, hindi kailangan mag-repent. So slander yun. At may sinabihan ako niya, pastor, na namit ko yun kasi sinungaling talaga eh. Hindi ako nakapagpigil. Sabi niya sa Facebook, warning, warning, my Baptist friends, itong preacher na to ay nagtuturo ng ganyan. Sabi ko, sinungaling to ah. So kaya point number one, ba't natin kailangan i-deal to? Bakit kahit mga cheap shots lang yan? Number one, naramdaman niyo, naramdaman ni Paul dito? Naglilingkod siya ng tapat sa Diyos, binabaliktad siya. Hindi, never niya sasabihin to na gumawa tayo ng masama para magkaroon ng mabuti. Hindi yun ang tinuro niya. Ang sabi niya, ang Diyos ay handang magligtas, ang Diyos ay handang magpatawad, ang Diyos ay handang gawang ka ng mabuti kahit may ginawa kang masama. Naitindihan niyo ba yun? So parang, makasalanan pala to, tapos niligtas. So paano nangyari yun? Pag hindi nila intindihan, niligtas din sila mismo, mamasamain pa nila yan. Okay? Either ginagamit sila ng Satanas na deliberately, siya sinasadya, or nagkamali lang sila ng pangintindi. Naintindihan niyo ba yun? So bandang muli, ang masamang epekto nito kay Paul especially, na inaasal siya, ang ganda ng pinaliwanag ko ng mabuti, tapos nasabihan niyo ako ng ganyan. Kaya yun, kaya sabi niya dito, slander yon laban sa kanya. Kaya point number one natin, bakit natin kailangan i-deal to? Number one, it is pestering. Yun lang, nakakaasaw. Alam yung pestering siya, nakakapikon. At may nagagawa sila, kaya ganyan yung definition ng cheap shot kanina, nakita nyo kanina, this may advantage siya. Nakita nyo yung kahinaan ng isa, ginamit niya as advantage. So another example na naman, kunwari si Julia at si Pamela magka very close sila na friend, okay? May sinasabi ako dito, masama yung fornication, kunwari, sinabi kong ganyan. Eh kunwari, si Pamela against doon. Sabihin niya lang kay Julia, hindi naman yun. Okay lang yun, may kilala nga akong ganyan. Sabihin ni Julia, kanina ko maniniwala kay pastor o kay Pamela? Eh, kaibigan mo si Pamela. Nakita niyo yun? So, ang advantage nila ni Pamela, kaibigan niya to. So, pero mali yun. Kahit huwag niyong gagamitin yung mga ganong advantages niyo. Amen? Ang lagi natin pinag-usapan, ano yung tama at mali? So, may preaching na tayo dyan. Parang hindi kayo malilito. Bandang muli, pag may nagko-config, ito sinabi ng Bible, ito sinabi ng aking tradisyon. Sino kaya tama dito? Automatic Bible kaso. Dahil mahina ka pa, alamin mo na mahina ka, and then tanong mo lagi, ano ba yung tama? Kahit lumaki na akong katoliko na ako ng for ilang taon, tinanganak ako dito, ibig sabihin, doon ako mag-stay, ganun yun eh. Isipin mo at least, hindi yung judge ka lang dahil sa kung ano yung advantage ng sinong kalaban. Kaya ang point natin, pestering yan, kailangan natin deal yan. Slander is a major offense. Okay, nabanggit ko na kanina, no? So ako, na ganyan. So hindi maganda yan si Paul na ganyan. So alam natin hindi masama, kaya number one, nakakasal yan. Kaya ano yung solusyon? How to deal? Paano natin di-deal to? Alam naman, maling mas yun naman, iniwala doon. Ang dami nga eh. Diba? Kasi yung Korea naman, ang Diyos Ama at ang Diyos Ina. Sino mga iniwala doon? May naniwala eh. So kaya una, avoid. Okay, number one, avoid natin yon. Kasi nga, major slander yun eh. Major offense yung slandering. Hindi gagawin ng normal na tao yun. Kaya ginawa sa akin yun, may point yun. Kaya si Bud, may theory siya dun eh. Mukhang totoo. Sabi ni Bud, siya nagsabi nun, pastor, ano yan? Insecure sa'yo yan eh. So siguro nga. Diba? Hindi ko sigurado, pero pwede. Kasi hindi mo gagawin yun ng walang ibang dahilan na malalim. Okay? So, dito naman, kaya, yung sa akin sinasabi ko, pastor, hindi ko pangalana. Kasi, anyway, yung nag-warning naman, may Baptist friends, warning dito sa taong to, ganyan-ganyan. So, alam ko na rin ang slander yun, pero ano kayong dahilan? Kasi, ang ginawa ng isang pastor, tinuro yung tama, kaso sapulto mga to. Nagmuka silang tanga, literally.
Eh, pag yung taong ma-pride, nagmukhang tanga, anong gagawin niyan? Eh, dapat susunod ka na lang sa tama. Dapat. Pero pag ma-pride ka rin, kakalabanin mo ngayon yun. Magsisinungaling ka. Kaya again, ang point natin dito, major offense yan. Hindi mo normally gagawin yun kung tama ka sa Panginoon. Pero bakit mo ginawa yun? Kasi may dahilang mas mabigat. Okay? Kaya again, point na how to deal with this, avoid mo na lang. Pag may nakita ang ganun, marami, may dalawang lalo. Kaya lagi ko kinakwento, napansin nyo ba nangyayari sa mga pastor? Kasi doon yung makukuha yung pattern. So supposedly kasi mataas ang expectation sa mga pastor, pero pag yan yung may something na controversy, matututo kayo doon. Okay, so saan kayo lulugar? Yan lang yun ha. So kaya again, avoid nyo na pag may controversy na hindi nyo naman kayang i-deal, hindi mo kayang, avoid mo na lang. Okay? Pero yung pinakasagot ko talaga dito, at kaya dito, itong binasa natin, let us do evil that good may come. Ano yun? Tama ba yun? Tama ba yung mali? Gagawa ko ng masama para magkaroon ng kabutihan. Tama ba yung mali? Mali lang ba yun? O maling-mali? Diba? So kaya ang point ko dito, pag na ang earth ay flat, flat lang yung earth daw eh. Stupidity na yun, no? So tawagin mong gano'ng stupid talaga yun, hindi something na mali lang dahil hindi ko naintindihan eh. Kaya sabi dito, paano natin i-deal ang cheap shots ng mga kalaban ng Satan? Una, avoid, hindi mo kaya, pero ang the best niya, pag nakita mong maling-mali na utang na loob naman, di ba? Hindi lang avoid, think critically and logically. Pag nakikita mong mali, so baka may mali ka naintindihan dyan, tingnan mo ulit. Parang yung illustration natin kanina. Kaya nila nasabi to, kasi nakita nila, pinapatawad naman yung nagkasal. Ay, maliligtas naman pala, lahat tayo makasalanan. Ay, mapatawaan, Diyos pala mapagpatawad. Ang maling tinuro iba, sabi nila, unconditional love daw ang... Yun ang maling doon. Pero madalas yung makikita yun. Ang Diyos ay unconditional. Wala siyang condition. Basta minahal ka lang niya. Bandang uli, lahat ng tao ligtas. Eh, hindi yun ang totoo, di ba? Ganun sinasabi nila sa Israel. Unconditional love ng Diyos sa Israel. Sabi, kasi may i-isolate silang verse. Sabi niya, hindi kayo kakalimutan ng Diyos, hindi kayo pababayaan, at hindi mawawala ang kanyang covenant sa inyo. Sinabi talaga ng Diyos. Yung kaso, bandang uli, mayroong. Pero, yun ang din nila binasa. So, hindi unconditional. May condition pa rin. Diba? Alam ka naman ang Diyos ang gawin mong, tawag dito, hostage, diba? Parang ko na, si Kuya Jun. Tapos si Richie. Gusto ni Richie na, ano bang gusto niya? Nabawal sa kanya. Na, ice cream. Bukod sa mahal, nag-ice cream ka na kanina. And then, mahal mo ako, diba? Ayun, mahal ko siya. Dito na. Hindi pwede hostage yun ng Diyos. Amen? Kaya tayo mga tatay, ganun din huwag tayong mapahostage sa mga yan. So, lalo ang Diyos. Okay, so maling-mali ito. Again, how to deal? Iwasan mo pag alam mo maling-malinaw. Mag-isip-isip ka ng logical, critical. Okay, by the way, itong word na critical tsaka logical, hindi natin kailangang iwasan ito, ha? Though itong mga 80s kasi yan ang ginagamit nila against us. Tapos yung iba naman sa atin, sabihin, hindi, faith lang kami kahit mali, ha? Maling-mali yun. Pwedeng-pwede at dapat tayo maging critical. Ibig sabihin, inaalam mo yung mali doon at malaman mo yung tama doon, katotohanan doon. Logic, hindi natin naiiwasan yan. Very compatible yan sa faith. Pag sinabi kasing faith, yes, hindi mo naintindihan lahat, pero nagtitiwala ka pa rin. Diba? So, bakit tayo nagtitiwala sa Diyos? Kasi nakita natin, mabuti ang Diyos. O logical ba yun? Magtitiwala ka ba sa loko-loko? So, pag nagtitiwala ka sa matino, logical pa rin yun. Logical choice yun. So, compatible po yan sa pananampalataya, especially sa biblical faith. Amen? Amen. So, ulitin ko pa, number one. Pinag-usapan natin yung mga cheap shots. Na darating at darating yan sa inyo. Alam ng demonyo ang kahinaan nyo. Nakikinig ba kayo? Alam niya yan eh. So, pag, may doktrina na lang. Umupo dyan, kunwari, si Rapi, bisita dito, and then may alam siyang weakness. No? Nabanggit ko na pala kanina, di ba? Ayun kanina, sila, magkaibigan, bago lang si Julia, sinabi ni Pame, hindi naman totoo yan. Ay, magkaibigan sila. So, yung pagtuturo ko dito, nabaliwala dahil sa
Chip shot ang tawag natin ngayon, ha? Chip shot. Ay, hindi na to yan. Hindi naman, may alam akong ganyan eh. Atindihan na? Amen. Iwasan nyo, tsaka mag-isip ng logically. Okay. So, number two. Tapusin na kaya natin yan. Masahin natin to. Sige, dito tayo matapos. Mga bato eh. Another example po, no? Basahin nyo sa Luke 9. Okay? 19 pala yung sinabi ko. 19. Okay. So, pagbasa niyo po yan. Ready? Go. And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were with him, and he asked them, saying, Whom say the people that I am? They answering said, John the Baptist, but some say, Elias, and others say, that one of the old prophets is risen again. He said unto them, But whom say ye that I am? Peter answering said, The Christ of God. Okay, basahin ko naman po sa Matthew 16, parallel verse. Parallel passages po ito. Okay, sabi po dito, When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? Tagalog, ano sinasabi ng ibang tao sa akin? Sino ako? Yan. Sabi nila, And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias or Elijah, yung others, Jeremiah, or one of the prophets. So iba-iba, di ba? Ibang tao, iba sinasabi. Eh sabi ni Jesus, paano kanina binasa niyo? Sabi niyan, He said unto them, But whom say ye that I am? Ito yung sinabi nila, ito yung sinabi nila. Ito sinabi, eh kayo, ano, sino ba ako? Okay? And Simon Peter answered and said, Thou art Christ, the Son of the living God. So medyo maganda sa ano, no? Pero pareho lang. Ano sabi kanina? Christ. The Christ. The Christ of God. Okay, Messiah din yun. Ikaw yung tagapagligtas. Ikaw yung pinangakong anointed Son of God. Ganun, ganun yun dito, no? So dito na lang tayo. So ano yung pinag-uusapan dito? Ay, ano yun? Yan, okay? So, nangyari dito, ganito yan. Kasi, bakit niya tinatanong kung sino siya? Eh, kilala naman sino siya. Ganito yan. Parang kayo ngayon. Yan, nabanggit nung Thursday yata, no? May na-sharean si ganyan. Parang di siguradong ligtas. Or, di nakalimutan o hindi talaga. Ganun yan. So, minsan, tinatanong natin yung mismong tao. Ang ginagawa po ng kulto, kaya napakarami yan. Yung mga Katolik, ang dami niya. Iglesia ni Manalo. Nag-gado yan, pero hindi ibig sabihin na naniniwala sila lahat doon. Karami na namimit natin. Ganun eh. Member ka lang doon sa papel. Di ba? Dahil nga noong una, sinakop tayo ni Magellan, ang dala nila, Katolik. So, lahat kayo Katolik na, oh, sige po, pinanganak yung ano, ano tinuturo nila, eh, pakilaman nyo. Di ba? Advantage nila yun pag, kayo ay sabi, huwag natin mag-usapan, anong sinasabi ng Bible, huwag natin mag-usapan yan. Advantage na mga manluloko yun. Kaya pansinin nyo tayo, aral lang aral. Kasi, para yung pananampalataya nyo, personal. Kaligtasan nag-uumpisa, ikaw ang tinatanong ko, kasala ka ba? Di ba? Lahat yan eh. Kaya maligtas sa sarili mo, sa palagay mo, anong kailangan gawin para maligtas? Mali ka ba? Tama ka ba? Ito yung sinabi ng Bible. So, very personal sa inyo. So, ganun din ang Panginoon, again, sa kaligtasan and other things also. So, ngayon, dahil natin tinuturo dito, madalas konti pa tayo, tinatanong ko kayo. So, ganun din ang Panginoon kasi ganun talaga ang pag-uturo. Kung gusto mo naintindihan nila, gusto mo maintindihan nila, gusto mo malaman kung naintindihan nila, kung ang gagawin mo ay magtatanong. O, eh, alam nila, kilala nila naman si ang Panginoong Jesus, alam nila kung paano siya pinanganak, born of a virgin, so hindi siya basta-basta lang. Kaya una, tinanong niya, anong sinasabi sa akin ng ibang tao? Sino ako?
So sinabi rin ng mga disipulo, ano yung naririnig nila sa labas? At kung napansin nyo, iba-iba. Ganon talaga ang mga palapalagay. Lalo ng mga taong hindi nakakaintindi. At wala pa ko na, madalas yung kaya tinatanong pag soul winning, hindi agad natin binibigyan ka, paano ba yung baptist? Kami po, mga baptist, at ililigtas namin kayo. Hindi. Regardless. Saka natin mag-usapan yan. Mas importante, ito yung sinabi ng salita ng Diyos, tatanggapin mo ba? Maniniwala ako ba? Napansin nyo ba yun? Kasi yung alam naman natin na hindi tayo ganun kasikat, okay lang. Hindi natin kailangan pasikatin sarili natin. Though, kasi abante yun, gusto niyang pasikatin. Nilegislate niya. At ewan ko na na-accomplish nila doon, kaya bangan lang. Anyway, yun po tinuturo ng Panginoon dito. So, importante sinasabi ng ibang tao, kaso madalas siya sablay. Kaya ngayon, bringing up niya sa personal sa mga kayo, ito yung sinasabi ng ibang tao, kayo, anong palagay niyo? Sino ba ako? Kaya nagsabi rin sila. Actually, hindi na, no? Either natakot sila or nung point na to siguro, medyo nagdududa rin sila or naloko na rin sila. Ganyan kasi yan eh. Pag sumusunod ka sa Panginoon, yung Panginoon, hindi naman lagi nagmi-miracle. Ilang araw na karaan, mga iba nagdududa na. Yung mga religious ano, sa kanila, hindi naniniwala kay Jesus. So I believe, kahit yung mga disipulo niya, minsan parang, di ba, pumapasok yung nagdududa sa ibang bagay. Okay? Ang maganda naman kay Peter, natapang si Peter, di ba? Atapang na tao. Ano pinaniniwalaan niya? Yun ang sinabi niya. Sa marang yung sino ako? Sabi niya, ikaw yung ngayong Kristo. Ikaw ang anak ng buhay na Diyos. Nakita niyo yun? So minsan tayo, naiintindihan ko yung mga bago lang, pag tinatanong, kasi hindi ka naman niniwala pa, tinuturoan ka pa lang eh, di ba? So pinipili mo pala, nag-observe ka lang, paniniwalaan ko ba yung tinuturo sa akin? Paniniwalaan ko din ba yung pinaniniwalaan niya? Ibang tao siya eh. Di ba? So pero, pag nakita mo na yung mga evidence, yung mga proof, yung mga, alam mo na, maraming manifestation ng salita ng katotohanan, banda mo lang, pipiliin mo na, totoo yun, ayun, di ba? Ayan, so kaya maganda kay Peter, aba, pinangako ang Kristo, kailan kaya siya darating? Yung iba, hindi naniniwala kay Jesus, yung iba, naniniwala ako. Okay, so anong point natin dito? Number two, bakit natin dapat i-deal ito? At tama? Ano pa sila dito? Ay, nabanggit ko na eh, no? So, ang point number two, will not get or understand important things from hearsay or gossip. At Tagalog, kung may isang bagay kang gusto mo maintindihan talaga, saan mo alamin? Kunwari, may nagbanggit sa'yo, oy, meron pong libreng bigas daw bukas ng ganitong oras. Pumunta kayo dito. Sa pari. Ano naman yan? Mayiging millionaire, pumunta kayo dito. Ang daming ganyan sa, ano, sa Facebook. Yung ano daw, yung Apple daw. Medyo bago, ano daw. Ang tawag dito, legit daw na Apple. Parang 4,000 lang eh. Magkano yung, kung di ako nagkakamali, nasa at least 20,000 yun. Kasi yung Samsung, 15,000 eh. Dati kung gustong bilhin na, wala akong budget sa 15,000 na rilos. But anyway, sa Facebook, 4,000 lang. Wow. O click ka na, order ka na. Padala mo yung 4. Ano yun? Chismis yun. Hindi totoo yun. So, kung gusto mong malaman talagang totoo, anong gagawin mo? Sa example natin, hindi kontakin mo yung Apple Mint. Di ba? Kasi kung may promotion silang ganun kamura, andun yun sa website nila. Kaya ganito din dito, gusto mong malaman sino si Jesus. Kanina mo tatanong. Sa kanto, sa tambay. Ay, gusto ko malaman kung paano maligtas. Tanong ko kay ano, yung mamang doon, nagiinom doon. Tatanungin ko. Ano sasabihin sa'yo niyan? Pare-pareho lang yung religion na yan. Ah, ganun pala yung pare-pareho lang pala yung religion. Ganun yun, ha? Tama ba yun? Ah, ganito yan. Yung aking debotong lola, para doon maligtas ay maglingkod habang buhay. Yun ba tatanungin mo? Sino tatanungin mo? Kaya sabi ng Panginoon dito, ngayon ang maganda naman kay Peter kasi natagal na silang naturuan eh. Kaya ang point natin dito, again, bakit natin kailangan itong i-deal? Kasi maraming chismis nagkalat. At hindi mo doon makukuha yung mga importanteng bagay. O yung paano nga?
Paano? Kanino ka? Magtatanong. Kanina sinabi ko sa Apple Store kasi yun ang legit. May legit, legitimate, totoo. Ngayon kung kaligtasan, kanina magtatanong. Sa Bible, saka sa tunay na lingkod ng Diyos, yun ang nirepresent ni Peter dito. Una si Jesus, dapat doon ka lumapit. The Lord is the ultimate source of knowledge, lahat. Eh, basta hindi nung sumasagot ang Panginoon, may lingkod siya eh. At maraming nagpapanggap na lingkod ng Diyos, may tunay, peke, tunay. Diyan mo gagamitin ngayon yung sa Panginoon. Mag-pray ka sa Panginoon, basta paano ko malalaman to? Ang dami nilang, lahat sila totoo. Diba? Lahat kayo totoo, paano yun? Eh, sabi nito, si Kristo tao lang, ito si Kristo ay Diyos. Hindi sila pareho, diba? I-pray mo sa Diyos. O, tingnan mo na yung Bible. Sinabi sa Bible, si Jesus, Diyos. Sabi ng iglesia ni Malalo, siya ay tao. Sinong tama dun? Diba? At balikan natin si Yahuwah. O, si Yahuwah daw ay sabi sa Bible ng King James na ito pinagkatiwalaan, ginamit ng Diyos sa matagal na panahon. Ang pangalan ni Jesus, Jesus, pwedeng Kristo, eh ganun din naman yun, eh, title niya kasi yun, The Anointed One. So, Kristo, Jesus, yun ang pangalan niya. Eh, sabi ng aming Pilipino po yun, kaya natawa ako eh, may isang Pilipino, yung propeta nila ngayon, nag-aral sa Israel daw. Pilipino! Hindi ko sinabi wala akong tiwala sa Pilipino, pero, di ba? Ang si Abante, kasi Abante, pinausong aral yun eh. Kung totoo yun, siguro naman nakuha na ng mga Amerikano yun. Kasi ang revival lang yan sa Europe and sa Amerika. Tapos sa Pilipinas. May, hello. Anyway. Nakasunod po ba iba? Kaya get it from the source and other legitimate source. So ang Diyos ang pinaka-source at yung tunay niyang lingkod. Ikumpara mo sa sinasabi ng Bible. Amen? Huwag ka magtiwala sa chismis. Ganun yun. Kaya yung mga may magkakaroon ng ano dyan, chip shot. Alam mo ba yung letter J ng 100 years pa lang daw yan or mga 400 years pa lang yan na invent yung letter J, kaya hindi pwedeng Jesus kasi J, Jesus eh dapat yan, Y, Yahuwah Yeshua, hindi, Yahuwah, Yeshua sila mag-aaway din eh. So, paano nyo malalaman kung Jesus o Yahuwah? Itanongin mo rin sa Diyos, Lord, posible ba yun na yung Pilipino nag-research sa Israel, siya lang nakakalam na tunay na pangalan niya, Lord? At lahat kami mali. At ang King James ay mali, Panginoon. Totoo kaya yun? Ikaw, sa palagay mo? Maling-mali yun. Kaya get it from the source. Again, ito yung source natin. Amen? And mga tunay na lingkod na Diyos. Kaya ganyan yan. Kaya itong mga batang to, alam, nandito sila ngayon, naman? Kayo din. Hindi ko sinabi sa inyo, ako lang yung tunay. Never ko sinabi yun, tama ba? Yes. Marami dyan. Yes. Pero, kung mali yung sinasabi nila, nagkaiba kami, tingnan mo na sa Bible. Amen? So, okay, number one, it is pestering, kaya kailangan natin avoid, and then, mag-isip ng logically. Number two, anong gagawin natin sa mga heresy, sa mga cheap shots nila, na andaling makuha ng iba? At minsan tayo din, alamin mo doon sa source and then sa other legitimate source. Amen? O sige, tabusin na natin yan. Number 3. Hindi kaya eh. Mamaya na lang hapon, ha? So, sana nakukuha niyo ating ano, sinasabi dito. Again, baka nagdududa kayo, Pastor. Bakit naman ganyan yung preaching mo? Ang ganda kanina sa 1 Corinthians. Pag-usapan natin yung resurrection. Tapos na natin yun eh. Hindi naman sa tapos, binabalik-balikan natin yan. Mamayang hapon, medyo babalikan din natin yun kasi nga importante. Yung resurrection, ang usapan doon is, ayun nga, may chismis kasi at may katotohanan. So mamayang hapon natin mag-aralan yun. Pero sana nakuha nyo, may mga chismis, may mga cheap shots dyan. Okay? Particular yan, kaya yung Yahuwah, sino yung nakukuha doon? Tsaka yung mga iglesia ni Soriano. Kailan lang nalaman ko yung nangaasal pala sa akin, iglesia ni Soriano. Alam ko na yun eh, ramdam ko na kasi maangas. Kaya hindi sinasabi. Eh sabi ko, puro ano, ganyan ba yan, ganyan ba yan? Sabi ko, anong saan ko ba nag-good church? Eh, ba't kailangan ko malaman? Eh, gusto ko magkaintindihan tayo. Hindi, tinatago, ganyan pala yung mga iglesia ni Soriano. No? Bandang huli, pag wala kang alam, mayayari ka. Kasi mayroon din silang alam, konti. Eh, tatago na, parang Mormons.
Yung na lang unang malaman mo agad yun eh. Di ba? So tayo, pag tinanong tayo, sabihin agad natin. Hindi tayo tinanong, okay lang. Hindi muna, pwede din naman yun. Amen? Ano pa yung mga cheap shots? Marami yan. Applicable yan sa doktrina, sa personal buhay mo, sa trabaho, sa academics, sa sales. Di ba? Hindi mo gustong mabentahan ka lang dahil mura. So sana hanggang mamayang hapon, makuha natin po yung ano no, yung karakteristik ng mga cheap shots, maiwasan natin. Alam mo, pag binamadali ka, bentahan na kita. Ito po, ano po, ngayon lang to, 15,000 lang, isang stove. Parang mahal, hindi, mas mahal pa yun, nasa 100 dyan. Ngayon na bumili. Pag binamadali ka na, malamang red flag na po yun, hindi mo kailangan nagpaloko, amen? Ngayon, pakasal na tayo ngayon. Gusto mo, mawala pa ako. Ang tanga mo naman pag ang dami dyan eh. Amen? May lang tayong example dito kaya nagkakwento. Ano, kamusta na si ganyan? Ang talinong bata, hindi na nag-aral. Ay, good. Maganda pa. Sabi ko, saan ko ba yung tag-ulo ko? Dapat yung ulo niya yung tag doon eh. Nakakaasal, di ba? So sana nakukuha niyo ha. Amen. Matalino kayo. Ngayon, kung di nyo naintindihan pa sa ngayon, magtanong. Sa tamang sos, maramdam mo naman yan eh. Magtatanong sa pare, lagi na kaganoon. Alam niya to. Hindi ka nga papansinin nun eh. Ano pa? Tara, makuha nyo. Ano pa bang mga chismis dyan? Ay, ito ang iboto nyo. Yan pala ano ngayon, no? Iboto nyo to. Ngayon lang nangampanya. Ngayon mula na, ano yan, nakita yung picture nila. At ito yung picture nila. Ito yung number. Ano na kayo dinidiktahan, eh. Ngayon, usapang politiko, medyo malalim yan. Pero, sabi nga sa inyo, kaya yun ang naging ano ko, hindi na ako boto. Gawin ko na lang yung kalooban ng Diyos. Siguro later, pag nagkaroon ng tiwala ulit tayo sa ating electoral system at doon, saka kayo bumoto. Again, nasa inyo yan. Amen? Mamayang hapon, tapusin natin. Amen? Amen. Hindi ako kontento kasi. Parang may kulang eh. Well, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Ito po yung may kalat-kalat na example nyo sa inyong salita. But ito yung napaimportante. Nakita namin doon bakit naasal si Paul. Kasi ito po yung something na supposedly napaka-obvious. But still, mayroong even sa kanila, mga tunay na likod ng Diyos, islander pa sila. Why? Dahil may narinig lang na sinabi ng ito, kung ano man yan. Kanina naman, Lord, again, very important topic kung sino kayo. Hindi nawa kami ay mag-rely. Hindi kami magtiwala sa kung sinabi lang ng kung sino na hindi nga pinangalanan. At iba-iba pa, Panginoon. So I pray, ma-deal namin to Lord, darating to Lord, mga classmate namin, kung sino mga kilala namin, bigla-bigla lang, isang established na katotohanan na biglang kukwestiyonin, parang kalaban namin sa tanas, Panginoon. I pray na maintindihan po namin na mayroong dealing dito, Lord, na pwede namin dapat at gawin. Iwasan nito, Lord, at marami pang ibang bagay. Mag-isip kami ng maayos, Panginoon. Pumunta kami sa tamang source. Aramin namin, nakasulat naman sa Bible. Of course, binigyan nyo naman ng talino, Panginoon. So magtiwala kami dito, mga binigyan nyo. Again, ang salita nyo, Lord, ng logic. At aming sariling kakayanan, Panginoon, na determine mga bagay na again, kami ina-expect nyo na mag-judge kami dito. So I pray, Panginoon, especially sa church na ito, Lord, nawa may matalino kami na napakaraming areas ng buhay namin na sa pulpo dito, Lord. So nawa ay gabay niya bawat isa. Again, patambahin niyo po na namin fellowship. Aming kakainin, Panginoon. Maraming salamat sa nag-prepare. Basbasahin niyo po, Lord. Maraming salamat sa aming bisita rin. Hindi mahadlangan ang mga dadalo mamaya, Lord. Mga susolwin, Panginoon. Kaya pong malalating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.